ang ibig sabihin ng moratorium. Ang moratorium ay postponement of payment or extension of payment due date na ang resulta ay ang pagpapahaba ng long term. Ano po itong 3-month moratorium on all loans na inaalok ng Pag-ibig Fund? Ang Pag-ibig Fund ay nag-aalok ng 3 buwang moratorium o postponement sa pagbabayad ng loan para sa mga mayroong na Pag-ibig Housing Loan, Multi-Purpose Loan o Calamity Loan na lubos na naapektuhan ng sitwasyong dulot ng COVID-19. Sa ganitong pag-postpone ng due date sa mga loan payments, mapapahaba rin ang loan term ng sabing loan ng 3 buwan. Ring payment due dates ang ma-extend o mauulong sa ilalim ng moratorium na ito. Ang mga loan payments na due o kailangang bayaran mula March 16 hanggang June 15, 2020 ang ma-extend. Ibig sabihin, kung ang payment due date ninyo ay March 16, ito ay uulong sa June 16. Ang mga kasunod na due dates ay uulong na din matapos nito. At kung ang moratorium ay para sa inyong housing loan, dapat ay hindi lumagpas sa 17 years old ang inyong edad sa huling buwan ng pagbabayad sa inyong loan kapag naiadjust na ang loan payment for you matapos i-apply ang moratorium at maiulong ang lahat. Sino po ang makaka-avail itong moratorium on loans ng Pag-ibig Fund? Ito ay maaaring applyan ng miyembro kasalukuyang may Pag-ibig Fund housing loan, multi-purpose loan o calamity loan na lubos na naapektuhan ang pangkabuhayan at kita o di kaya ay pansamantalang nawala ng trabaho o negosyo dahil sa pagsasailalim ng bansa sa state of calamity at state of public health emergency. May Pag-ibig Housing Loan ako. Ito ba ay maaari kong i-apply ko sa moratorium na ito? Kung ang inyong Pag-ibig Housing Loan ay napapabilang sa aming Affordable Housing Loan Program kung saan ang inyong nahiram ay di higit sa 750,000 pesos, maaari po agad itong may apply for moratorium. Maaari ko pa rin bang i-apply sa moratorium na ito ang Pag-ibig Housing Loan Program kahit hindi ito napapabilang sa Affordable Housing Loan Program? Pwede po. Maaari nyo pa rin itong may-apply for moratorium. Kailangan lamang ay updated ang inyong pagbabayad as of March 16, 2020. Ang pagbabayad ko sa aking Pag-ibig Housing Loan, nakakapag-apply pa rin ba ako ng moratorium? Pwede pa rin kayong mag-apply ng 3-month moratorium. Subalit ito ay dadaan muna sa evaluation. Ipinapaalala ko namin na maaaring hindi lahat ng application na aming matatanggap ay maaapubahan. Purpose lang ako. Ito rin ba ay maipapasok ko sa moratorium na ito? Maaari ninyong i-apply para sa 3-month moratorium ang inyong Pag-ibig MPL kung kayo ay nakapagsimula na ng pagbabayad nito before mag-March 16, 2020. Hanggat maaari ay updated rin dapat ang pagbabayad nito. Kung may di kayo nabayaran sa inyong MPL, hindi ito dapat lumagpas sa 6 na buwang bayad. Ganito rin ang patakaran para sa calamity loan. Kailangan ko po bang mag-apply upang makakuha ako ng moratorium para sa aking loan? Opo, kinakailangan ko nilang mag-apply para sa moratorium na ito. Ang 3-month moratorium ay assistance na inaalok ng Pag-ibig sa mga borrowers na lubos na naapektuhan ng kalagayang dulot ng COVID-19 pandemic. Gayunpaman, maaaring may mga miyembro may sariling dahilan at kakayanan upang ipagpatuloy ang kanilang loan payments sa mga panahon ito. Sa pamamagitan ng pag-apply, binibigyan namin ang aming mga miyembro ng pagkakataong makakuha ng moratorium o magpatuloy sa kanilang pagbabayad ng loan. Kung mag-apply para sa moratorium o payment due date extension na ito. Ang application para sa moratorium ay maaaring gawin online sa pamamagitan ng virtual pag-ibig. Para mag-apply, pumunta lamang sa link na ito.
pakitandaan ko lamang ang reference number na inyong matatanggap bilang patunay ng iyong aplikasyon ay amin na. Hanggang kailan ako maaaring mag-apply sa 3-month moratorium o payment due date extension or credit fund loans na ito? Maaari po kayo mag-apply hanggang June 15, 2020. Oras na ako ay mag-apply, automatic approval na po ba ito? Hindi po. Ito ay aming i-evaluate ayon sa patakaran na nilaan para dito. Naman na-approve ng aking application for moratorium or extension of payment due. Amin pong ipapaalam sa inyo sa pamamagitan ng text message o email ang resulta ng inyong application. Application ko for moratorium or payment due extension ay maaapuntahan. Kailangan ko po bang bayaran ang 3 payments patapos ang moratorium period? Hindi po. Ang moratorium ay pag-uulang ng due dates ng inyong loan. Oras na ma-approve ang inyong moratorium application, uurong ang due date ng pagbabayad sa inyong loans. Halimbawa, kung inyong due date sa loan payment ay March 16, may orang ito ng June 16. Ang due date sa April, may orang sa July. At ang due date sa May, may orang naman ng Agosto. Wala itong penalty o interest kahit na iorong na ang due date o deadline ng pagbabayad. At halagang 1 month na payment pa rin ang babayaran sa extended o bagong due date niyo. May processing fee po ba ito na kailangan bayaran? Wala pong processing fee ang pag-apply ng moratorium na ito. Ang babayaran ko lang po lamang kung sakaling maaprubahan ang inyong application ay ang 3 insurance premiums na idaradal sa inyong loan payment ninyo na base sa inyong extended due date. Post-dated checks or PDCs po akong naisubmit para sa ating pagibig housing loan. Ito po ba ay i-deposit Manila? Ang inyong PDCs ay nakahold magmula pa noong March 25, 2020. Hindi po namin ito i-deposit sa mga panahong sakop ng in-approve na moratorium schedule ninyo. Subalit, kung hindi po kayo mag-apply for moratorium, hindi kaya ang inyong aplikasyon ay di maaprubahan, ang inyong mga check-in na maaari ng ma-deposit ay aming i-deposit oras na matapos ng enhanced community quarantine sa inyong lugar. Punta ang aking mga naibayad sa period ng moratorium matapos ma-approve ang aking application para dito. Maaari ko ba itong ma-refund? Ang mga naibayad po ninyo sa mga PEDSA na sakop ng moratorium ay tuturing na advance payment sa inyong loan. Paano kung hindi ako nakapagbayad ng aking loan payment at hindi na-approve ang aking application for moratorium? Makakatanggap po kayo ng aviso sa kailangan ninyong bayaran upang ma-update ang inyong loan account sa pag-ibig. Ito ay sa pamamagitan ng isang billing statement na ipapadala sa inyo kung ito ay pag-ibig housing loan. O sa pamamagitan ng inyong employer kung ito ay pag-ibig multi-purpose loan o calamity loan. Sa moratorium o extension of payment due date na ito, ang mga miyembro sa Visayas at Mindanao? Opo. Ang 3-month moratorium na ito ay inalo po namin sa lahat ng aming miyembro sa buong bansa. Kasama na po dito ang ating mga overseas Filipino workers. Nalubos na naapektuhan ang pangkabuhay ng kita o di kaya pansamantalang nawala ng trabaho o negosyo dahil sa pagsasailalim ng bansa sa state of calamity and state of public health emergency. Magkakaroon ba ng karagdagang penalty ang aking loan kapag hindi ako nag-apply ng moratorium, extension of payment due date, at hindi ako nagbayad sa aking loan? Opo. Kung kayo ay hindi nag-apply para sa moratorium o extension of payment due date para sa aling months sa inyong loans, hindi may extend o may ordong ang inyong due dates. Dahil dito, mananatili pang inyong obligasyon na bayaran ito sa original na due date ito. At kung lalagpas po ang pagbabayad ninyo sa original na due date, magkakaroon po ng karagdagang penalty ang inyong loan.
ako ng moratorium sa aking housing loan, maaari pa ba akong mag-apply ng ibang loans mula sa PPP fund? Opo. Maaari pa rin po kayo mag-apply para sa ibang loans at beneficyo ng PPP fund matapos mag-apply para sa moratorium o extension of payment. Apply ang higit sa isang uri ng loan for moratorium? Opo. Maaari po ninyo i-apply for moratorium lahat ng mga PPP fund loans sa ilalim ng moratorium na ito upang aming ma-evaluate. Maaari bang employer ko ang mag-apply ng moratorium o extension of payment rebate kung para sa ating pagbibig fund o the purpose loan o calamity loan? Opo. Maaari ninyo i-request sa inyong employer na sila ang mag-apply for 3-month moratorium o extension of payment rebate ng inyong pagbibig fund o the purpose loan o calamity loan.